Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat, mga kalayko. Sa episode po na ito ay hayaan ninyo akong ihatid sa inyo sa maikling paraan ang kasaysayan ng Katolisismo dito sa ating bansa. At hayaan na rin po ninyo na magbigay ako ng ilang personal kong pananaw tungkol sa mga puna at batikos hinggil sa sinasabi ng iba na ang simbahang Katoliko daw po ay nakikialam sa ating mga politiko sa pagpapatakbo ng ating pamahalaan. Ang simbahang Katoliko po ay nagdiriwang ngayong taon, 2021, ng kanyang 500th taon ng paggunita sa pagdating dito sa ating bansa. At kaugnay po ng pagdiriwang na ito ay susubukan po nating alamin kung ano-ano na nga ba ang nagawa ng ating simbahan para sa ating mga buhay at sa ating bansa sa kabuuan. Ngunit bago po ako magpatuloy ay nais ko pong pasalamatan ang mga tunay na nagmamay-ari ng ilang larawan na aking ginamit sa presentation na ito na pawang kinuha ko sa Google upang mabigyan ng kulay kahit papaano itong gagawin kong pagbabahagi sa inyo. Maliban na lamang po sa mga larawan ng lugar kung saan isinagawa ang kauna-unahang misa dito sa isla ng Luzon. Dahil ang mga larawan pong ito ay personal kong kinunan sa nasabing lugar sa lalawigan ng Sorsogon. Salamat din po, Brad Eman Alpabete, Brad Jungisto, Brad George Makilis at Sis Nerelisa Apokasas. Salamat sa inyong suporta at mga inspiring comments sa aking mga videos. Ganon din sa bumubuo ng CFD o Catholic Faith Defenders. Salamat. Salamat po sa inyo. Sa inyo ko po nakikita yung programa noon ng ating simbahan. Kung hindi po ako nagkakamali, ito yung tinawag nila noon na Biblia Rasal. Ito yung Biblia, Aral at Dasal. Rodeo et Ecclesia. Salamat din po, Father Abby Arganiosa. Salamat sa inyong magagandang komento at payo. Kung papaano ko pa pwedeng ma-improve ang presentation ng aking mga video na naaayon sa doktrina at paniniwala ng ating Santa Iglesia. Salamat po sa inyo. Ayon po sa kasaysayan, dumating daw po dito sa ating kalupaan sa isla ng Limasawa. Ito daw po ay isang isla sa kanlurang bahagi ng mga isla ng Humunhon. Noong March 17, 1521, ang isang ekspedisyon na pinangungunahan ng isang Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan. Ito daw po ay sa pahintulot ng hari ng Espanya. At sa talapo ng kasaysayan, sa araw din daw pong ito, naganap ang kauna-unahang misang Katoliko na idinaos dito sa ating bansa. Ang isla daw pong ito ay unang tinawag na St. Lazarus Island ng isang Spanish explorer na nagngangalang Ruy Lopez de Villalobos. Ngunit pinalitan din daw ito ng pangalang Pilipinas bilang parangal sa hari ng Espanya na si Haring Pilipe o si King Philip II. Ang kauna-unahang recorded conversion daw po ng ating mga kababayan patungo sa Katolisismo ay naganap sa islang ito noong 14 ng Abril 1521, nang yakapin ng haring si Humabon at ng kanyang asawang si Reyna Juana ng Cebu ang Katolisismo. At sa araw daw po na iyon ay umabot sa 800 Cebuano ang nabautismuhan ayon sa tala ng pare na nagsagawa ng pagbabautismo na si Padre Pedro Valderrama. At sinasabing sa panahon ding ito ay ipinagkaloob kay Reyna Juana ang imahe ng Santo Niño na kanyang hiniling na ito ay malagay sa kanyang altar. Sa ngayon, ang itinuturing na kauna-unahang Catholic image na ito ng Santo Niño ay nakalagak sa Santo Niño Basilica sa lungsod ng Cebu at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa maraming debotong Pilipino sa nakalipas na 500 taon. Parang gusto kong isipin na ito ang katuparan ng hula sa aklat ng awit chapter 72 verse 10 na sinasabi, mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob upang parangalan siya. At ano po ba yung kalugod-lugod na handog sa Diyos ayon kay Apostol Pablo? Ito po ang nasusulat sa Roma 15:16, upang maging lingkod ni Kristo bilang pare sa mga hintil. Ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos
upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. At ang maganda po dito, sa Biblia po ay si Apostol Pablo din ang hayagang mababasa natin na nagpahayag ng kanyang pagdalaw sa bansang Espanya. At ito po ay mababasa natin sa Roma 15, talatang 22 at 23. Buhat sa Cebu, ayon po sa isang landmark na aking personal nang napuntahan, ang una daw pong banal na misa na idinaos naman dito sa isla ng Luzon ay naganap sa Barangay Hibalong, o tinatawag po nila ito sa pangalang Barangay Ibalon. Ito po ay sakop ng bayan ng Magallanes sa lalawigan ng Sorsogon sa Bicol Region. Ito daw po ay nangyari noong buwan ng Oktubre, petsa 19, taong 1569. Sa loob ng 500 taon, ano-anong mga bagay kaya ang naidulot sa atin ng simbahang katoliko? Sa loob po ng 500 taon ng simbahang katoliko sa Pilipinas, ay masasabi nating naiangat nito ang kalidad ng edukasyon ng ating mga kababayan. Dahil sa mga paaralan na kanilang mga ipinatayo at ang iba po dito ay patuloy pa rin nating makikita katulad ng Universidad ng Santo Tomas. At dahil po sa edukasyon na kanilang ibinigay sa mga Pilipino, marami ang nagising sa ginagawang pagmamalabis ng mga Kastila. Marami ang nag-alsa at nagbunga ito ng maraming bayaning Pilipino na namulat dahil sa edukasyong ibinigay ng mga paaralang Katoliko. Binago po ng simbahang Katoliko ang ating ugaling kinagisnan at pananamit, lalo na ng ating mga kababaihan. Kaya nga minsang nakilala bilang Maria Clara o Mahinhing mga kababaihan ang ating mga kababayang Pilipina. Ang simbahang Katoliko po sa kanyang pananatili sa Pilipinas sa loob ng 500 taon ay nagluwal na ng siyam na Pilipinong kardinal na posibleng ang ilang buhay pa ay maging pinuno din ng simbahang Katoliko sa pangkalahatan bilang Santo Papa kung luloobin ng Diyos. Ang atin pong pananampalatayang Katoliko ay nagbunga na ng 2 na Pilipinong santo na kapwa naging martir dahil sa pagmamahal sa Diyos at sa simbahan. Ang mga ito po ay si San Lorenzo Ruiz ng Maynila at si San Pedro Calungsod na isang batang Cebuano. At sa kasalukuyan ay may 3 pang Pilipinong dating mga obispo na kasalukuyan ay nasa proseso na rin at pinag-aaralan ng simbahan kung sila nga ba ay namuhay ng may kabanalan noong sila ay na mga nabubuhay pa. Ang mga ito po ay sina Archbishop Teofilo Camumot, isang taga Cebu, Bishop Alfredo Berasosa, dating obispo po siya ng Lipa, na isang Ilocano, at si Bishop Alfredo Obiar, isang Batanguinyo, na dating obispo ng Diocese ng Lucena. At ang kanya pong mga labi ay nakahimlay sa Tayabas, Quezon, sa bakuran ng Missionary Catechist of St. Therese of the Infant Jesus. Ito po yung tinatawag nating MCST Congregation. Ito po ay isang kongregasyon ng mga katikistang madre na itinatag mismo ni Bishop Obiar. Dahil po sa simbahang Katoliko, marami pong bahay, sambahan o istrukturang itinayo dito sa Pilipinas ang nagawaran at idiniklarang UNESCO Heritage o yamang pangkultura at pangkasaysayan ng isang bansa. Mayroon po nito sa Iloilo, yan pong ating St. Augustine Church sa Maynila, at mayroon din po sa lalawigan ng Ilocos. Paaralan at edukasyon, bahay ampunan, pagamutan, charitable institutions, historical tourism sites, overseas missions na tumutulong sa ating mga OFWs, yung ating kamalayan sa sining kultura, moral and spiritual values, at mga karapatang pantao ay ilan lamang sa mga bagay na dinala sa atin ng simbahang Katoliko. Marami po ang nagsasabing ang simbahang Katoliko daw po ay mahilig manghimasok sa politika. Gusto daw po ng pamunuan ng simbahan na ang sino mang political leader ay dapat na sumunod sa gusto ng simbahan. Bilang isang pangkaraniwang kaanib ng simbahang Katoliko, kung totoo po ang bintang na nakikialam ang simbahan sa takbo ng politika, bakit ang sino mang pare na tumatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno ay hinihiling ng pamunuan ng simbahan at inuobliga na magbitiw bilang pare?
Hindi ba't isa na sana yung pagkakataon na kung marami sana ang pari na mananalo sa halalan upang makontrol ang pagpapatakbo ng gobyerno? Pero alam po nating lahat, hindi ito nangyayari. Dahil nga po ang sino mang pare o obispo na nalaman ng simbahan na sumasali sa halalang pampolitika para magpatakbo ng ating bansa ay kanila pong pinagbibitiw at inaalisan ng karapatan bilang pare. Kung ang isang party list ay binigyan ng batas ng pagkakataon upang kumatawan sa maliliit na sektor ng lipunan, nasabi nga nila ay kanilang kinabibilangan, bakit po natin pipigilan ang simbahan na magsatinig ng kanilang gusto o hinaing? Eh hindi po isang marginalized sektor ang simbahang Katoliko. Ito po ay kumakatawan sa 85% ng kabuuang bilang ng mga Pilipino. Hindi po maliit na sektor ng lipunan ng simbahang Katoliko kumpara sa mga party list na binigyan ng batas ng pagkakataong maging kabahagi sa paghubog ng ating mga batas na magiging gabay sa pagpapatakbo ng bayan. Sabi po ng simbahan, we're only suggesting, we are not imposing. So dapat po ay alam natin na magkaibang ibig sabihin ng suggestion kaysa imposisyon. Normal naman po na ang isang sektor ay umaray kapag sila ay nasasaktan. Pumuna sa nakikita nitong mali kung mayroon at tumutol sa isang namimintong batas na posibleng makasisira sa moralidad at paniniwalang espiritual ng kanyang nasasakupan. Ito po bang mga ginagawang pagdaing at pagpuna ng isang simbahan ay isang bagay na mahirap unawain? Majority po ng ating mga leader politiko ay kasapi ng simbahang Katoliko. Kaya normal lang na sila ay punahin o paalalahanan ng simbahan ng kanila, na kanilang kinabibilangan kung may napapansin silang medyo kakaibang ikinikilos na posibleng magdulot ng problema sa doktrina na ibinibigay ng simbahan. Ang lahat ng salapi po na nalilikom ng simbahan o ng alinmang relihiyon ay hindi rin naman po ligtas sa direktang o hindi direktang pagbubuwis katulad ng ibatlo. Ang anuman pong pera na hawak ng alinmang simbahan, kapag ito po ay ginamit na upang ipambayad sa mga materialis na gagamitin sa proyekto ng simbahan, ito po ay napapatungan ng buwis. Ang mga obispo, mga pare at mga madre ay mga Pilipinong butante din ng bansang ito. Kaya kung anuman pong karapatan mayroon ang isang butanting mamamayan na pumuna at magreklamo, ang mga taong simbahan naman po siguro ay mayroon din ganong karapatan. Lalo't higit kung ang buhay, moralidad at pananampalataya na ang na namimintong mayurakan. 500 taon, lumaki at patuloy na dumarami ang kasapi ng ating simbahang Katoliko. Ngunit hindi po natin maitatanggi na patuloy din ang dumaraming ayaw sa simbahang Katoliko. Sa pagdaan ng panahon, pero kung tayo po ay mahilig magmasid sa ating paligid at kasaysayan, ay malalaman nating anuman po ang inyong pagkadiskusto sa simbahang Katoliko. Kristiyano ka man o hindi, habang ikaw ay nagsasabing ikaw ay Pilipino, iyan po ay isang marka na iniwan sa iyo ng simbahang Katoliko. Dahil Katoliko po ang nagbigay sa atin ng pangalang Pilipinas sa bansang ito, na siyang dahilan kung bakit tayo ay tinatawag na Pilipino. At kung hindi man Pilipino ang isang tao o mamamayan man siya ng isang bansang hindi naniniwala kay Kristo, habang ang mundo ay gumagamit ng ating kasalukuyang kalendaryo, iyan ay isang markang iniwan sa kanila ng simbahang Katoliko. Dahil ang kalendaryo po natin ay ginawa at ipinakilala sa atin ng isang Katoliko, ng Santo Papang Katoliko, na si Pope Gregory XIII. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong inilang oras, mga kalay ko.
Sana po ay patuloy ninyo akong samahan sa iba pang usapin na may kinalaman sa ating paniniwala bilang Katoliko. Sinisikap ko pong hindi makasagasa ng damdamin ng ibang paniniwala sa aking mga paglalahad. Dahil ang tangi ko pong layunin ay maibigay sa iba ang aking personal na dahilan kung bakit sa kabila ng maraming mga puna at batikos, ay patuloy pa rin akong naniniwala na ang aral Katoliko ay totoo batay sa Biblia at sa mga nakikita kong dahilan. Marami pong salamat. Happy 500 years po sa Body of Christ. Ang Iglesia Katolika dito sa kanyang pagdating sa Pilipinas. Kung saan po tayo ay kabilang. Sana po kung inyo pong naibigan ay paki-like naman po. Pakibahagi ito sa iba at kung hindi naman po mabigat sa inyong kalooban, eh pakipindot na rin po ang salitang subscribe. Salamat. Hanggang sa muli po, mga kalayko.